Ayun mga Lodi, update tayo sa Vibe kasi KYC phase 1 na din sila. Pero ang gagawin mo, dun ka sa OKX mag-KYC. Di ko alam kung ano yung usapan nila. Alam naman natin partner nila ang OKX. Di natin alam, sila din pala ay part ng team ng OKX kaya ganito na phase 1 KYC sa OKX. Okay, so pag na-download nyo yung OKX app, okay na yun, mag-KYC lang kayo dun. Tapos ang gagawin nyo, kukunin nyo yung UID number. Okay, pakita ko sa inyo. So eto, muna yung post nila, Vibe KYC process starts today. Ngayon, pupunta tayo sa Vibe app. Pag pumunta ka sa Vibe app mo, punta ka dito sa My Airdrop banda. Claim muna natin yan. Makita mo dito mamaya. Ayan, a Vibe KYC phase 1. Makita nyo dun. Ay, balik natin. Ayan o. So, dito part. Okay? Dito na part. Ayan o. A Vibe KYC phase 1. I-click mo lang yan. So, ito yung instruction na ibibigay sa'yo. So, i-download mo yung app pag hindi pa na-download. Pero alam ko naman, karamihan sa atin na download na natin yung app. Once na-download, mag-KYC ka dun sa mismong application ng OKX. After nun, kunin mo yung UID. Okay, eto. Submit your OKX UID for review. So, paano saan mo ila sa submit dito mismo? I-edit mo lang yan. Pero make sure na i-copy mo muna yung UID mo sa OKX. So, paano mo titignan yun? So, balik ka dun sa may... Balik tayo. At hanapin natin yung OKX natin. Eto, ate. Ayan, OKX. Tapos... Punta ka sa dito. Ayun, verified na, di ba? Ayan. Punta ka dito sa may profile mo. Then, click mo lang yan. Tapos, punta ka dito, baba. Ayan, oh. Ito, kitang-kita na yung UID. Pag nakita mo yan, copy mo yan. Copy. And then, balik ka dun sa may dito. Sa may Vibe, and then yun, na-edit mo na, di ba? Remove mo yan, ilagay mo yung OKX ID. Paste, and then submit. Boom! Ayun. And then share mo sa Twitter. Ayan. Got it? Post natin. Ayan. And then, done. So, ganun lang mag-KYC sa Vibe application. So, update lang din tayo dito sa ICE Network kasi may mga nagtatanong pa rin regarding dun sa wallet. So, nag-announce na sila. Walang ibang wallet na gagamitin yung mga Lodi kundi MetaMask at saka Trust Wallet lang. So, yung address na yun. So, may mga nagtatanong paano bakunin yung Ethereum. Okay, ganito mga Lodi. Punta ko sa MetaMask nyo o sa MetaMask muna tayo. Ah. Makita nyo. Dito na part, makita nyo, may option. Same lang din sa app yan. Okay, extension sa app. Makita mo dito, may option ka na pipili, mabasa mo dito select network. Make sure na pipiliin mo mga Lodi yung Ethereum. Yan. Okay? Once nagpakita na Ethereum mainnet na yan, Ethereum, yung address na yan, i-copy mo. Address na i-copy mo. Yan na yung ilalagay mo. So, yun, yan yung Ethereum address mo. Okay? Next naman, sa Trust Wallet tayo. Okay, dito naman, sa Trust Wallet. Next naman, sa Trust Wallet tayo. So, eto, extension pa rin, pero same pa rin yan sa app. Okay? Pag i-click mo, okay, eto. So, nasa home ka, tanda, home, earn, history, settings. Okay, ngayon, punta ka sa settings. Makikita mo dito yung network, okay? Network, anong network ba? Ethereum, click mo yan, okay? Okay, punta ka dito sa settings, okay? Na-click mo yung Ethereum, di ba? Yan, oh. Oh, pag-click mo, pag na-check yan, balik ka, yun na yung Ethereum, oh. Pwede mo nang i-manage yung wallet mo. Saan, anong wallet gagamitin mo? Eto ba? O yung eto? Ayan. Ayan o. Oh. Di ba? Pero pag isa lang yan, okay lang. Yun ang pipiliin. Tapos balik ka. Punta ka na dito, home. Makikita mo dito, Ethereum. Okay, pag-click mo, eto. Same lang din sa OKX na wallet. Pag i-click mo yan, lalabas silang lahat. Okay? Ngayon, hanapin mo yung Ethereum, eto. Okay? And once na-click mo to, eto part na to, once na-click mo yan, hanapin mo yung Ethereum. Yan, Ethereum. Copy mo lang yan and then yun ay paste mo. Okay? So, ganun lang yung sa MetaMask at saka itong Trust Wallet mga Lodi. Okay? So, sana hindi ko nalito dun. Kung meron kong question, Lodi, ilagay nyo sa comment section. Okay? So, yan lang ako si Trogin. Thank you so much for watching. Bye.